Proverbs 4:7a. Ang simula ng karunungan ay ang paggawa upang matamo ito. Welcome to the Kapombo United Methodist Church's Adult Sunday School podcasting the April 24, 2022 lesson, Doubting Thomas versus Verifying Thomas. Ako po si Jeo Alcala, ang inyong tagapagturo. How is doubt also faith? Hindi ba ang pananampalataya ay antonym ng pagdududa? Pero kung susuriin natin ang skriptura, malalaman natin na paminsan-minsan ang pagdududa ay tanda ng pananampalataya. May tiwala ba tayo sa sinulat ng mga apostol na kinasihan ng banal na espiritu? Pues, ito ang sinulat ni Apostol Juan sa 1 John chapter 4 verse 1. Huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. So, doesn't that verse encourage the faithful to be doubtful? Contradictory ba? Well, that's why today we're talking about doubting Thomas, the apostle who refused to believe that Jesus had risen from the dead. Point 1. Jittery Jehoshaphat. Kung may pagdududa ang isang Kristiyano, ito raw ay tanda na wala siyang pananampalataya. May mga mananampalataya na ganito kasimple ang interpretasyon, kaya ang kanilang faith mismo ay nagiging idolo. Inaakala nila na ito ay isang mental na proseso at sinasabayan ng mga espesyal na salita, dasal at bersikulo para maipangyari ang nais na mangyari. Ito ang bisyo ng mga nasa Word of Faith movement. Yaong mga sekta na they have faith in their faith, not faith in God, but faith in their faith. May pananampalataya sila sa kanilang pananampalataya. Now, that sounds weird. Now, so virtually, that's like these cultists having faith in themselves. Akala kasi nila that they are little gods. This is called the little gods theology. They abuse the Genesis verse about God making humans in His image. Sa interpretasyon nila, ang mga tao ay mga maliliit na Diyos. At kapag ikaw ay sumanib sa kanilang movement, sa kanilang sekta, maia-activate mo daw ang iyong kapangyarihan tulad ng Diyos na maghimala. So, wala silang duda sa paniwalang ito. Tiwalang-tiwala sila sa kanilang sarili. Pero mas mainam na ang pananampalataya o pagdududa ay ilapat o i-adjust ayon sa dapat na pagdudahan o sampalatayanan. Faith is good, but you cannot have faith in everybody. Like, for example, you cannot worship all the religious personalities, yung mga founders ng mga world religions. You cannot worship Christ and also worship the Buddha and other founders or gods of other religions. Ito nga yung na-discuss natin from last week, syncretism, thinking that you could mix and match yung mga paniniwala ng iba't ibang relihiyon. But scripture says that you cannot serve both the Messiah and Mammon. Hindi ka maaring manampalataya kay Kristo ng mga Kristiyano at kay Krishna ng mga Hindu. As a Christian, you will have to doubt Krishna, and you should have faith only in Christ. At ang mahalaga ay hindi ang laki ng pananampalataya,
kundi ang layon nito, the object of your faith. Halimbawa, kung ang isang may sakit ay magkukonsulta sa magtatawas, a witch doctor, malamang ay hindi siya gagaling kahit na magtiwala siya ng 100% sa taong ito na hindi lisensyadong doktor. Pero kung ang may sakit, maliit man ang kanyang tiwala sa isang lisensyadong doktor, kung iinumin niya naman ang gamot na nireseta sa kanya nito, ay malamang nagagaling. In 852 BC, Israel's King Ahab invited Judah's King Jehoshaphat to join forces in reclaiming a territory occupied by the Assyrians. Jehoshaphat sought Yahweh's guidance, while Ahab inquired with 400 prophets who were closet Baalists. Itong mababasa sa Unang Hari 22:6-7. Sumagot ang mga propeta, "Sumalakay kayo sapagkat ibibigay ito ni Yahweh." Pero sumagot si Yosafat, "Wala bang propeta rito si Yahweh na masasangguni natin?" So, if you continue reading sa 1 Kings 22, sinagot ni Ahab yung tanong ni Jehoshaphat. Si Jehoshaphat, he was not satisfied with the answer given by the 400 prophets. "Oh, you will be assured victory by heaven. Sige, go." Pero he doubted. Jehoshaphat doubted these prophets. He wanted a second opinion. At tinanong niya si Ahab, wala bang propeta si Yahweh dito? At sabi ni Ahab, "Mayroon si Micaiah." Pero ayaw ni Ahab sa propetang ito dahil walang mabuting sinabi sa kanya. Mas nais ni Ahab na pakinggan ang mga hula ng kanyang suking propeta. Dahil nakakaaliw silang pakinggan. Puro good news lang ang sinasabi nila kay Ahab. Kaya sumasaya ang araw niya. Pero kapag pinapakinggan niya ang mga propesiya ni Micaiah, nasisira ang kanyang araw kasi puro bad news na lang nakukuha niya from Micaiah. So, ayan, maaaring 400 propeta ang magsabi ng isang bagay habang isang propeta ay magsabi ng ibang bagay na salungat sa sinabi noong 400. Sino ang mas kapani-paniwala? Ang nagsosolong propeta na si Micaiah na kinasiya ni Yahweh o ang isang kapisanan ng mga propeta na sumasampalataya kay Baal? Si Haring Ahab ng Israel ay sumandigan sa propesiya ng kanyang daan-daang propeta na pinagdudahan naman ni Haring Jehoshaphat ng Juda. Si Jehoshaphat ay walang pakialam sa majority rule. Ang hanap niya ay katotohanan kahit manggaling ito sa minorya na si Micaiah. Jehoshaphat was a royal ancestor of Jesus via his foster father Joseph. So mababasa yan sa genealogy ni Jesus sa Matthew 1, specifically verse 8. Christ wanted his disciples to have a healthy amount of skepticism like Jehoshaphat's. Ito mababasa sa Mateo 24, verses 24 to 26. Sabi ni Jesus, "Lilitaw ang mga di tunay na Kristo. Magpapakita sila ng mga kagila-gilalas na himala upang malinlang kung maaari pati ang mga pinili ng Diyos. Binibigyan ko na kayo ng babala habang hindi pa nangyayari ang mga ito. Kaya kung may magsabi sa inyo, 'Nariyan ang Kristo sa silid,' huwag kayong maniniwala." Kairaming mga kulto kasi na ang mga leader ay anong tawag nila sa sarili nila? Appointed son of God.
Meron naman dyan mga sekta na pinungungunahan ng apostle in the end times. Yun ang kanyang titulo. Now, can we honestly say na in the spirit of ecumenism, we could just easily tolerate ang mga delusyon nila? You know, we could just keep quiet. Okay? I don't think so. Kasi may limitasyon ang ekumenismo. Kahit maganda ang sadya ng ekumenismo para mag-cooperate ang iba-ibang grupo sa mga social work, halimbawa, may mga binagyo, may mga dinelubyo, nilindol, and you see these various religious denominations and sects na nagtutulungan para for charitable works, okay? Matulungan yung mga nabiktima ng mga catastrophes, and that is good, okay? And sometimes these groups, kahit nagka-clash yung kanilang mga paniniwala, they would even come together for the sake of politics. They're supporting the same politician. Now it's up to you if you think that's a good thing or a bad thing. But anyway, theologically, we cannot have unity with these groups, itong mga sekta na ipinagmamalaki nila ang kanilang leader sa level ni Kristo o ng mga apostoles. That's tolerating idolatry. Now, this was what Thomas the Apostle was being cautious about, even over-cautious. When we return for point two. Welcome back to the CPUMC Adult Sunday School lesson, Doubting Thomas versus Verifying Thomas. Point 2. Doubtful Didymus. Dahil ang wikang Griego ay lingua franca sa Mediterraneo noong ikaunang siglo AD, ang mga pinakamaagang kopya ng Ebanghelyo na mahahagilap natin ay hindi Aramaic. Ito yung dialektong Hebreo na ginamit ng mga taga-Judea sa panahon ni Jesus. Hindi. Ang mga Gospels and the Epistles, the rest of the New Testament, hindi sila nasulat sa Aramaic. At least yung mga nahagilap natin, wala tayong nakitang Aramaic. They were in Greek, which was the most international language 2,000 years ago in the Mediterranean area ng Judea, Roma, at Greece. Kaya sa mga Gregong Ebanghelyo ay matutunghayan ang pangalang Didymus, hindi Thomas or Thomas, na mula sa Aramaic na Tauma. Hindi ito karaniwang pangalan ng sinumang Hudyo, ang Tauma. Ito ay ginagamit lang na palayaw para sa pangalawang kambal. Hindi lang pinangalanan sa Ebanghelyo ang kuya na kakambal ng disipulong si Didymus. Pansinin ang pagkahawig ng mga ng Aramaikong salita na tauma at ang English word na two. At isama na rin natin yung salitang twin. Even twin and two, they have similar letters. So it's logical na ang kahulugan ng tauma or taum or tom ay kambal. Sa Griego, ito ay Didymus. Pero nang sinalin ang Ebanghelyo sa Ingles, minabuti ng mga scholar na gamitin ang variyanteng Aramaic ng Didymus. At sa lumaon, ito ay naging Thomas sa mga Bibliang Ingles. Partly because in the English-speaking world, the name Thomas is a more widely used name than Didymus.
Didymus is the Greek form of Thomas. So yun nga, sa Aramaic, it's Tauma, which means twin, and was an uncommon Jewish name, rather being used as a nickname for the second-born twin. While the Gospels do not identify his biological brother, Thomas did express a spiritual kinship with Jesus, who was risking his life by returning to Judea. This is what we read in John 11, verses 8 and 16. Sumagot ang mga tagasunod niya, "Guro, kamakailan lang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo. Bakit pa kayo babalik doon?" Si Tomas, na tinatawag na kambal, ay nagsabi sa mga kapwa niya tagasunod, "Sumama tayo sa kanya, kahit mamatay tayong kasama niya." Oh, isn't that an admirable thing to say? Not afraid of being killed along with his Lord. Bagaman hindi natukoy ang pagkakilanlan ng kapatid ni Tomas, ang pagtingin niya kay Jesus ay parang kuya na gusto niyang sundin at sundan saan man ito pumunta. Another expression of Thomas's desire to walk fraternally with Jesus was the disciples' question, which Christ answered with his arguably most famous claim about himself. This is what we read in John 14, verses 1 to 6. Sinabi ni Jesus, "Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. At ako ay muling babalik. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumoon din kayo. Alam na ninyo ang daan." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." However, Thomas's desertion of Jesus during his arrest cast doubt on this disciple's steadfastness. Mababasa sa Mateo 26:56 na isa si Tomas sa mga nag-abandona kay Jesus nang ito ay inaresto sa Gethsemane. At dahil hindi napanindigan ni Tomas ang kanyang pagka-loyalista, malamang ay nahiya siya. Kaya humiwalay siya sa ibang mga disipulo noong pasyon at ilang araw na nakalipas. Shame might have caused him to reclude, most probably the reason for his absence during the risen Christ's first appearance to his apostles. We read in John 20, verses 24 to 25, si Tomas, na tinatawag na kambal, isa sa labindalawa, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Sinabi sa kanya ng mga alagad, "Nakita na namin ang Panginoon." Sinabi ni Tomas, "Malibang makita ko ang butas sa kanyang mga kamay at maisuot ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala." So, there seem to be two Thomases, para bang magkambal na Tomas. The doubting Thomas and the verifying Thomas. Sino ang tunay na Tomas diyan? The fact is, yung phrase na doubting Thomas, it has a negative connotation. Hindi natin ito namana mula sa sinaunang simbahan. This term, doubting Thomas, was first used by W.C. Wyckoff, I don't know how to really pronounce his name. He was the scientific editor of the New York Daily Tribune newspaper. Sa June 1883 issue ng Harper's Magazine, kinumentahan niya ang skeptismo
ng mga ayaw maniwala hanggat sila mismo ay di nila nakikita yaong explanation ng isang scientist. Parang ganoon. So this was the sentence of Wyckoff. I hope I pronounce his name right. Wyckoff. W.C. Wyckoff or Wyckoff. Doubting Thomases who will only believe what they see must wait a while. So, ayan ang sinabi. Yaang mga nagdududang mga Tomas, sila ay maniniwala lang kapag nakita na nila. At for now, para sa ngayon, kailangan nila munang maghintay. And sometimes, this is a phenomenon that is true in the scientific community. Ang isang scientist ay mayroong sasabihin and hindi patanggap yung kanyang sinasabi. It sounds weird, even to his fellow scientists. So it takes time to experiment and to prove that this is true. And it's a practical advice for the scientific method. Ang mga science articles, kailangan na peer review. Let other scientists review the data. Maybe they themselves could perform that same experiment na ginawa nitong scientist discoverer. And if these other scientists are able to perform the same experiment and they have the same outcome, then they can become unanimous and they can say that this new discovery is a fact and should be accepted as truth. The early church never considered Thomas's doubt or doubting as detrimental to his faith or the faith of the church. In fact, his search for truth built his character and became the basis for the church's truth-seeking engine. When we return for point 3. Welcome back to the CPUMC Adult Sunday School lesson, Doubting Thomas versus Verifying Thomas. Point 3. Truth-seeking Thomas. Doubting Thomas, quote-unquote, should not be maligned for his supposed unbelief since he was simply heeding Jesus' warning about false messiahs. Hindi nga ba nagbabala si Jesus na kapag may nagsabi sa inyo na si Kristo ay naroon, wag agad-agarang maniwala? Now, the fact is, the other apostles also at first did not believe when the women gave them the news about the resurrection. This is what we read in Luke 24 verse 11. Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang sinasabi ng mga kababaihan, kaya ayaw nilang paniwalaan. Now, kahibangan or delusions, you accuse your sisters in faith of being delusional, it sounds so unbrotherly, doesn't it? Well, noong ikaunang siglo AD, ang extra scripturang Talmud ng mga Hudyo ay manipis pa. Pero from the 1st to the 16th centuries, pakapal ng pakapal itong literatura ng mga Hudyo, it contains yung mga rabbinical teachings, which makes their religion, I mean, if you are an Orthodox Jew, it would make your religion so complicated and difficult na kailangan basahin mo lahat yan at memoryahin para masabing ikaw ay isang Hudyo na you are devoted to your religion. Okay?
So, noong panahon ni Jesus, siguro mga 1 inch pa lang ang kapal ng Talmud. But by the 16th century, naging parang one whole set of encyclopedias na yan. Okay? So, but still, pero meron na itong bahagi, noong panahon pa lang ni Jesus, meron ng bahagi na klarong-klaro ang pagkiling laban sa kababaihan. Ito ang sinasabi sa Sanhedrin 3. It's a portion in the Talmud na ang testimonya ng isang babaeng saksi ay hindi kapani-paniwala kung ihahambing sa testimonya ng isang lalaking saksi. So, itong seksismo ay napalakip sa Kahudyuhan. Kaya hindi pinaniwalaan ng 10 apostol na pawang mga lalaki ang balita ng mga babaeng disipulo tungkol sa resurreksyon. Itong binalita ng kababaihan ay agad-agarang binaliwala ng kalalakihan na tuloy ay tinamad na humingi ng kahit anong pruweba. So for them, there's no need to demand for any proof because these women are just delusional. They won't be able to show any kind of proof anyway. So per the Talmud, a collection of extra-biblical teachings by Jewish rabbis, a woman's testimony was less credible than a man's testimony. So the women's news was easily dismissed by the 10 apostles. Different was Thomas, who was the only apostle to be open-minded to believe as long as he was given the proof he needed. Iyon ang kanyang condition. Maniniwala ako kapag binigyan niyo ako ng pruweba. And so, this is what we read in John 20 verses 26 to 27. Muling nasa loob ng bahay ang mga alagad at kasama na nila si Tomas. Kahit na nakasara ang mga pinto, dumating si Jesus at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkatapos ay sinabi niya kay Tomas, "Isuot mo rito ang daliri mo at tingnan ang aking mga kamay. Ipasok ang iyong kamay sa aking tagiliran." So, naiiba si Tomas. Kasi bagaman hindi siya naniwala sa mga babae, kasi yung mga babae nga ang unang nagbalita sa mga apostol, hindi naniwala si Tomas. Kasama si Tomas, okay, nung binalitaan sila nitong mga babae. Pero si Tomas ay hindi naman din naniwala sa kanyang mga kapwa lalaki nang binalita nilang nakita nila si Kristong muling nabuhay. So, this just shows na si Tomas, he's not sexist. Na kapag ang mga babae nagbalita, di ko paniniwalaan. Pero kapag kapwa ako lalaki, paniniwala ako. No, that was not his attitude. Kaya makokomendahan natin si Tomas sa pagiging maingat. Dahil mga sanlinggo bago pinatay si Jesus ay nagbabala nga ito tungkol sa mga huwad na Kristo. Si Tomas ay humingi ng pruweba at ibinigay sa kanya ni Jesus mismo. Ask and it will be given. And that's what happened with Thomas. Ngayon, wala tayo sa kwartong iyon kung saan nagpakita si Kristo na muling buhay. Pero naniniwala tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya kinokomendahan tayo sa ating pananampalataya. Yun nga ang sinabi ni Jesus sa John 20:29. "Blessed are those who believe and yet they have not seen." Hindi ito patama kay Tomas. No, this message was for us. We who live in the 21st century amidst high-tech illusions, meron tayong CGI, meron tayong deepfake,
Mayroon tayong mga nakikita sa YouTube, akala natin totoo. Ay nako, nagsidatingan ng mga UFO at yung mga flying saucer at may nangyaring kababalaghan, may nagpakitang isang multo dito at yung pala ay gawa-gawaan lang ng isang tao na eksperto sa CGI. Madali tayong maloko. And so ito nga ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:7, we cannot depend on sight, at least not on sight alone. Jesus peered 2,000 years into the future, that's our present, to commend our faith, our firmness in the fact of His resurrection, even though we did not personally witness it as Thomas did. So, we read sa John 20:28-29, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, naniwala ka ba dahil nakita mo ko? Mapalad ang mga hindi nakakita subalit sumasampalataya. Si Tomas naman din ay pinagpala in his own way, sa ibang paraan. Pinahipo siya sa mga sugat ni Kristo. That's a blessing in its own way. It was a doable thing at that time, 2,000 years ago, in the upper room where Jesus appeared, fully risen, well and alive, because Jesus had not yet ascended to heaven. Unlike now na si Kristo ay nasa langit na, hindi natin mapipilit siya, wala tayong karapatan to do that, na pababain siya galing sa langit para makita natin siyang buhay na buhay. And yet, naniniwala nga tayo na buhay siya. Iyan ang pananampalataya. Yung kay Tomas, hindi na yun pananampalataya. Kasi nakita niya na yung kailangan niya ng makita. Okay? Pero yung sa atin, now, where we live, 2,000 years removed from the resurrection event, what we are experiencing is faith. Naniniwala ka na totoo ang isang bagay, bagaman hindi mo yon nakikita for now. Ito nga ang mababasa natin sa Hebrews 11:1. That's what faith is. Faith is being sure of things you are hoping. You cannot physically see it. You cannot use any of your senses, your five senses, to prove that what you believe in is real. Pero naninindigan ka na yun ay totoo, and as time passes by, eventually, para sa ito yung paninindigan mo, eventually you will be proven right in trusting that this is true. Okay? So, meron kang paninindigan na sa lumaon ay malalahad ang pagkatotoo ng iyong pinaniniwalaan. Now, there are advantages and disadvantages in believing something and doubting something. Tayong mga Kristiyano, we are on the long-term goal of our faith's advantages. Although in our earthly existence, there is a clash between the advantages and disadvantages of being a Christian, we have to take the bad along with the good. Anumang mga inconveniences na nararanasan natin sa pagiging Kristiyano, walang sinabi yan sa great convenience na ating matatamo sa huli. Pagdating natin sa langit, pagdating natin sa bagong daigdig. Okay? And that came true for Thomas. Okay. Do you want proof of Thomas's strong faith?
Si Thomas po ay nangaral sa Ethiopia, and then he traveled further. There's a tradition that he came to India and preached there, and he also went to China, and finally ang katagalan, yung bulk ng kanyang preaching, it was in India, the land of the Hindus. And in 72 AD, he was martyred sa Mylapore, India. Siya po ay sinibat sa tagiliran din. And that's quite ironic, kasi sabi niya he wanted to feel the wounds of Christ. Kasama na dyan yung sa tagiliran ni Kristo. And then sa kanya mismo nangyari yun. He was speared to death. So, sa ngayon, here's something personal, okay, from me. Sa Evangelical Church where we used to attend, me and my brother, sa Antipolo where we used to reside, we had the musical play. At ako po ang gumanap sa papel ni Tomas. Pinili ko po itong role para sa akin. Well, I could because I wrote the musical play and directed it. But I wanted this role badly. Okay? So, si Troy po, he was Peter. And somebody was John. And the others, they were the other disciples, male and female. But I wanted to be Thomas. Minsan, pinepersonal ko po. Kapag meron akong narinig sa TV or sa simbahan, isang pastor o pare na nag-homily and he puts Thomas in a bad light. Sa totoo po, ang pagiging metikuloso ni Thomas ay dala ng Espiritu Santo. Ito ay bertud na tutulong para di kayo mabiktima ng fake news. At para hindi rin kayo malihis at agad-agarang maniwala sa mga pinagsasabi ng mga kultista. Kung pagdududahan ninyo ang kanilang sinasabi, so in this case, doubt becomes a virtue of a Christian, mananatili naman kayo sa tunay na pananampalataya. In the true faith, by doubting what is wrong and bad, you get to stay in the faith which is good and true. Maging masigasig kayo sa pangangaral at sa pag-aaral upang madali ninyong matukoy kung ano ang dapat sampalatayanan at kung ano ang dapat pagdudahan. In this way, doubt becomes a sign of faith, as in Thomas. Until next Sunday, sa lahat ng paraan ay magsikap na magkaroon ng unawa. Proverbs 4:7b.